Magandang araw sa inyo mga kasare. Another latest chismis na naman ang aking i-share sa inyo ngayon. Ayan, price alert na naman tayo ngayong araw na ito. So, ganito yung aking nasagap na balita. So, chismis ito ha, kaya ito ay hindi sigurado. So, nakapanood ako sa ating mga kasari din na magtataas na naman ang ating Marlboro. Ayan. Ito na naman yung pinakamahirap na part para sa atin dahil syempre dagdag puhunan na naman ang ating kailangan. Dahil kung dati ay 1,354 ang bili ko ng isang rim. 1,354. Ngayon ay tataas daw. So, chismis nga kasi hindi tayo sigurado. Dahil wala naman din akong ahente ng Marlboro. So, kaya kanina, yan, bumili ko ng medyo marami-raming stock. Bumili ko ng pang-stock na Marlboro. Dahil, if ever nga na tumaas, eh, meron naman tayong additional kita, diba? Bumili kasi ko ng asukal kanina at saka ng cornstarch na tigisang sako. Yan, i-share ko din sa inyo yan mga bukas o sa isang araw kasi yan, busy pa tayo ngayon. Tsaka meron pa naman tayong ititinda. Share ko rin sa inyo yung price ng asukal, ng per sako and per kilo, pati yung cornstarch. So, dito muna tayo ngayon sa ating Marlboro. So, bumili ko kanina ng ilang piraso doon sa palengke. Apat na rim yung binili ko doon. So, pumunta ako sa RCS kanina. Mga grocery ko lang talaga kahapon. Hindi ako bumili ng Marlboro dahil meron pa ako dito. So, nakachismis nga tayo natataas. Kaya bumili ko kanina sa RCS. Ang nabili ko, puro sigarilyo lang to. 23,698. Yan, ano to? 17 rim, tsaka 5 kahang black menthol. So, ang presyo pa sa kanila is yung old price pa na 1,354 ang isang rim. Pero yung isang kahan naman nila or yung pagperkahan nila is 136. Pagka isang rim, makakaless tayo ng 6 pesos. Ito yung aking binili. Istak ko na yan. Ayan yung ating Marlborong binili. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 na to. 15 yung pula ko. Kasi nga, di ba, bumili pa ako sa palengke ng dalawa, 13 sa RCS. Tapos itong puti ko, 4. Meron pa yata ako din sa taas. Saka ito yung isang ice blast. Saka 4 na black na lang to dahil na-display ko ni isa at may bumili. Madalang lang bibili ng ice blast dito. Ito din, medyo. And ito, medyo marami-rami. Eh, mas marami yung bumibili kasi ng pula. Kaya mas maraming pula yung aking in-stock. So, ayan. Mag-i-stock or bibili pa rin ako pagka hindi pa sila tumataas. Katulad nung nakaraan, di ba hindi rin ako nakapag-stock pero sinurvive ako ni grocery. Sa grocery kasi, yung Marlboro, hindi pa sila agad-agad nagtataas. So, ngayon kasi, nung last December pa ako huling nag-order sa kanila, kaya parang na-block or hindi ko ma-open ngayon yung account ko. Kaya hindi ako muna makaka-order doon kasi ko naayos yung aking application. So, kay Mary Mart naman, mahal kasi sa kanila yung sigarilyo. Kay Mary Mart, ang isang rim ay 1,379. Ganun kasi yung kay Mary Mart. Kaya hindi ako kumukuha ng sigarilyo doon. Ang may papayo ko lang sa inyo, huwag kayo agad-agad bibili ng maraming stocks. Lalo na kung wala naman kayong ekstrang pera. So, ang ibig sabihin ko dito is, ako kasi yan, bumili ako ng halagang 30,000 yung inilabas ko kanina. Then, bumili ako ng asukal, cornstarch, tsaka isang case na Alaska. So, yung 30,000 na yun, nagsama pa ako doon ng pinagbilang ko kahapon. So, may sumabra naman yata akong konti. Basta yung 30,000 ko na naipon, na naka-stack lang sa akin, yun ang ginawa kong puhunan dito sa Marlboro. Kaya ako naman sinasabi na huwag kayong bibili ng maraming stock kahit natataas man talaga siya. Kasi lalo na kung yung pinagbilan nyo lang is ibibili nyo ng mga stock nyong Marlboro or tataas ng Marlboro, bibili nyo lahat ng stock na puro Marlboro. Tapos bukas o sa isang araw, mamaliki kayo,
wala na kayong pamamalengke dahil syempre binili nyo na ng stock, i-stock nyo nga ito dahil hindi agad ito mababalik yung pera sa inyo. So hindi kayo makakabili ng ibang item. Para sa akin, idea lang na mag-stock ka kung mayroon kang extra pera. Kahit nasa ibang item, kahit hindi sigarilyo. Although mabenta nga siya, pero i-stockin mo nga. So ako, dahil extra pera ko ngayon, nakatabi lang yun, 30,000 na naipon ko yun last year. Hindi ko nga alam kung saan gagamitin. Kaya yun mainam din sa nag-iipon. In case na ganito ngayon mangyari, meron kang makukuha na pwede mong ipangbili ng pang-stocks. So i-stockin ko yan, hindi ko yan ibibenta at yung pambenta ko ay bibili ako ng iba. In case nga na tumaas, dito lang ako babawi. And kung alam kong tumaas, hindi pa naman ako magtataas ngayon. Sabi nila, ang magiging bentahan is 9. Kasi ngayon, 8 pesos lang yung bentahan namin. So, pag naging 9, magiging 9 daw yung bentahan. So, hindi ko pa naman siya itataas. Kasi hindi naman ako nagtataas ng presyo kahit na nabalitaan kong tumaas na hanggat hindi pa ako nakakakuha ng mataas. Pag mataas ko na siyang nabili, siya ako lang mataas ibebenta. So, ngayon, isakin ko to, tatabi ko to. At bibili ko ng pambenta. Pag nakabili ko ng mataas, yung normal na ginagawa ko, yung pagka mamamalengke ko, bibili ko ng isa-isang rim, dala-dalawa. Yan, pag nakabili ko ng mataas na, tsaka ko bibenta ng mataas na yung aking presyo. So, pagka tumaas na talaga, tsaka ko lang ito ibibenta. So, dito tayo babawi. Ganito kasi yung madalas na scenario dito sa tindahan ko pagka nagtaas yung mga sigarilyo. Halimbawa, tinaas ko na siya. Yan. Kasi dahil mataas na nga yung naging bili ko, de tinaas ko na siya. Tapos, sasabihin ng customer, baka naman meron ko pang stock dyan, ibigay mo na sa akin sa dating presyo. O yan, sa mga loyal customer ko naman is binibigay ko naman dahil kahit na mataas ko nang nabili yung iba, meron pa naman akong stock. Pero isang beses lang naman yun ibibigay ko sa kanila. Sabi ko, sinasabi ko na lang na wala akong stock, hindi ako pag-stock na wala akong pambili. Kaya pagbibigyan ko sila ng isang beses, tapos sa susunod na balik nila, yung new price na yung bibenta ko sa kanila. Tapos, ngayon, hindi pa tumataas. Ngayon pa lang, hindi pa tumataas. Yung iba, dapat i-aabiso muna na tataas. Para sa susunod is alam na nila na magtataas ka ng presyo. Hindi kung kailang tumaas, saka ko sasabihin. Kaya nga, yun nga yung nangyayari yung mga senaryong gano'n na mistak ka naman dyan eh. Ibigyan mo muna ako ng lumang presyo or sa dating presyo. Kaya yan, yan nga ay chismis pa lang ha. Inuulit ko, idea lang ito sa mga may extra pera. Huwag yung gagamitin yung lahat ng pera niyong pinagbilan para ibilin ng mga stocks. Para sa susunod, para hindi sa susunod ay wala na kayong ibili ng mga iba niyong paninda. Huwag yung ibibili lahat ng pinagbilan niyo para i-stock lang sa mga item na talagang magtataas. Lalo na kung ito nga ay ito, chismis lang naman, hindi naman ito sigurado. Pero kung extra pera nyo nga yan, okay lang. Kasi talaga namang mabenta din to. Kaya naman iistakin ko kahit na, de, mainam nga kung hindi tumaas, de, may extra ko. Mayroon akong extra, mababenta ko naman to din. Pero kung tumaas nga, yun tayo mga medyo makakita tayo ng maganda dahil meron tayong extra. Yung iaangat is maladagdag sa magiging kita natin. So, yun nga ang pinaulit ito sinasabi. Yung iba kasi, pag ganyan, binibili lahat yung kanilang pinagbilan, lahat ng pera nila, lahat ng pera sa tindahan, ibibili nila ng marami. Tutubo nga sila, pero halos ganun din kasi hindi ka makakapagbenta ng ibang item mo dahil wala kang ibibili dahil napunta na nga lahat sa stock mong piniling item na magtataas. So, yun lang muna for today's video.